O'Brien di nagpatalo, nagsampa rin ng counter affidavit sa petisyon na sinampa sa kanya ng kanyang dating misis na si Po Kwang. Narito ang kanyang matinding revelasyon. Halina't sabay-sabay nating panuurin at alamin ang video nito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Matatanda ang kamakailan lang nang magsampa si Po Kwang ng kaso laban sa kanyang ex-partner na si Lee O'Brien ng deportation petition upang mapatalsik ito dito sa ating bansa. Matapang rin niyang sinagot ang mga katanungan na kung bakit kailangan pang humantong sa pagsampa ng deportation ang isyo sa pagitan nila ng kanyang dating partner. Matatandaan rin naging top trending topic sa social media ang pagpunta ni Po Kwang sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Maynila kasama ng kanyang abogado na si Ralph Kalinisan. Ayon kay Po Kwang, nararapat lang umano ito sa kanya dahil bukod sa pagluloko nito sa kanya ay hindi pa umano ito nagbibigay ng sustento sa kanilang anak. Hindi lang po para sa akin to, hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa mga maaari pang susunod na tanga na kagaya ko. Nabanggit din ito na ito na ang tamang oras upang ipaglaban ang kanyang karapatan bilang isang ina at Pilipino. Samantala ngayong araw June 26, 2023 ay hindi rin nagpatalo ang dating partner ni Po Kwang. Nagsampa rin ito ng counter affidavit kaugnay sa isinampa sa kanya ng aktres laban sa kanya. Sa kanyang naging panayam ay hiling niya na sana ay maging patas ang pagtingin sa kaso niya dahil ayon sa kanya ay ma-impluwensyang tao raw si Po Kwang. Dagdag pa niya ay nire-respeto umano niya ang ina ng kanyang anak at lagi niyang isinaalang-alang ang kapakanan ng kanyang anak. Ngayon lang siya nagsalita dahil ipa-deport na siya, kaya galit na galit si Po Kwang sa kanya noon. Ni minsan hindi siya nagsasalita, I believe in Po Kwang. Sustento din kasi po, hindi sapat na sabihin mo lang na mahal mo ang anak mo. Yan ang naging komento ng mga netizens. Ikaw, ano ang masasabi mo sa video nito? Mag-iwan ng komento sa baba.